mga kangod. So, I'm back. Isang video na naman po ang itatampok natin ngayong araw na ito. Ito ang tinatawag na Paliparan Silang Road. Ito yung way kung gusto mong pumunta ng Silang Bayan at mayroon kang gagawin transaction doon, pwede kang dumaan dito para makaiwas ka kung inaakala mong traffic ang dadaanan mo sa natural na dadaanan, ha. Pero dito naman sa sa papuntang Silang, three-way para makaiwas ka kung may traffic man na or peak hours na nakachempo ka. Pwede kang dumaan muna una doon sa Maguyam, Kaong, labas mo Silang, pangalawa dito sa Paliparan, tapos labas mo na agad Silang, at ang pangatlo yung nasa tapat ng Manila Memorial, yung sa party doon sa may Piela, Barangay Piela. Or sa'yo ko, sakupan ng Barangay Piela yon. Meron dun isang main road na talaga. Ang labas mo naman nun, Aguinaldo Highway. Para makaiwas ka sa mga traffic, kung peak hours, pwede mong daanan yan. Lalo na yung mga taga-Silang na taga-Bulihan na pupunta sa kanilang bayan mismo. Kasi yung Bulihan Silang, yun ang pinaka-uling bayan ng Silang dito na malapit sa GMA, sa Carmona, at saka sa Dasma. Kaya kung pupunta sila sa kanilang munisipyo, ito yung mga way na pwede nilang daanan. Kasi usually taga dati sobrang traffic, ngayon sa dami ng bypass road na dadaanan ngayon, kaya nalalesser, pinalaki yung mga tulay, pinalawak yung kalsada. So kudos sa national government sa paggawa nila ng ganitong mga project. So may kita natin mga guys, itong dinadaan natin medyo rough ang iba. Kasi nga kung mapupunan nyo, panay subdivision ng lugar na ito at dinidevelop talaga. Kaya tendency niyan, may mga mga dump truck na dumadaan, mga materialis, yun nagkakost ng pagkalubak-lubak na daan. Pero pag ito na may na-develop, siyempre naman, tututukan din naman to ng LGU sa nakakasakop. Pwedeng ispalto, pwedeng palakihin, di ka? At mag-widening sigurado to kasi malaking bagay ito pag ito na-develop kasi makakatulong sa mga motorista na gaya ko. Kung gusto kong malayas lang ng pagbabiyahe ko, iwas sa traffic, tipid din sa gasolina. Kita nyo naman, no? Medyo yung sobrang side talagang basag-basag na. Maayos din yan sooner or later kapag na-develop ng lugar na to. Sa ngayon kasi hindi pa masyado, ngayon, no? Medyo makipot pa, pero widening din kalalabasan yan. Lalo na pag ang trumabaho national government. Ayan, katulad nito, medyo magandang daan dito kasi ang ilalim po niyan yung expressway na Calax yata. Calax. Kaya yung mga daanan ng mga sasakyan, siyempre para hindi makabali sa expressway dyan sa baba na yan, yung Cavite Laguna Expressway, siyempre pinapaganda din nila. Siyempre magkakaroon ng exit yan, kaya possible paganda yun talaga to. Kasi isang way para lumabas na magkaroon ng daanan yung mga nasa Calax. Diga? So, paano guys? Continue natin itong video natin. Samahan nyo ako. Ratsadahin ng kalsadang ito. Let's go!
guys, palabas na po tayo ng main road nila dito. Ito yung Sabutan Road. Yung sa parting likuran ko, yung papuntang Kaong, papuntang Baguyan, matlabas Carmona. Itong way naman na dadaanan ko, ito yung papunta naman ng Silang proper. So, kita nyo naman ang kalsada nila dito. Ito yung Sabutan Road na tinatawag. Na medyo hindi pa siya na ganong widening, kaya kung biglang dadagsa yung maraming sasakyan, talagang traffic ang aabutin. Kaya kung kumbaga ano nga, medyo naka-less yung mga manggagaling ng Carmona, manggagaling ng Bulihan, Silang, na dumaan dito sa dinanan ko na paliparan Silang Road. Kasi nga, parang hindi na rin sila matraffic doon sa mga kalagitnaan. So guys, ito, medyo may kita nyo yung mga diadaanan natin na talagang medyo under construction pa. Yan ang mga, kasi talagang inayos sila to, kasi siguro nga magiging main road na rin to in the future. Talagang kailangan lang nila dyan i-widening, kasi lalo na pag yung mga mahal na araw, talagang meron, kasi meron dito mga ano eh, yung mga poles, mga paliguan din na syempre sa mga kababayan natin na gustong mag summer swimming, eh, ginagawa din nilang puntahan to. Kaya dagsa ang tao taga dito sa lugar na to. So, itong parte na to, palabas tayo ng Silang. Ayan. Medyo nag-build up na kasi nga merong traffic light doon sa parteng unahan. Ang kakalabasan natin nito, ito yung Jose Rizal Street. Pag kumanan tayo dyan, papunta yan doon sa munisipyo nila. Kaso pakaliwa tayo. Papunta dito sa Silang proper. Ito yung pinakabayan na mismo ng Silang Cavite. So, dito naman eh, hindi ka naman medyo malilito ka lang kasi nga merong daanan dito na one way lang. So, sundin mo lang taga yung mga placard nila. Although, maano naman, maayos naman siya. Hindi naman siya ganun malilito ka. Medyo organized naman siya kasi may mga traffic enforcer din naman silang nakantabay. May mga placard. Kaya, kung maliligaw ka, eh, huwag kang mahiya magtanong. Diga? At isang pagtatanong naman, libre. So, dito, ito yung pinaka, ano nila, papunta sa pinaka main proper na, ayan o, katulad yung sabi kong placard. Yan, may placard na naka-arrow naman siya dyan, na nagturo na kakanan ka kasi hindi pwede dumiretso. Iniwasan nila yung magkasalo sa lubong doon para hindi mag-traffic. Dito naman maraming daanan. Pwedeng dumaan dito, pwedeng dumaan doon sa kung didiretso tayo. Isa naman lahat niya papunta doon. Wala naman sasalubong din sa inyan. Maliban na siguro sa mga tricycle na kita ko. May sumasalubong na tricycle. Siyempre, alam naman nila yung pasikot-sikot dito. Lalo sa mga hindi ko kabisado gaya ko. Siyempre, nasunod ako kung ano yung mga nakita kong way na dadaanan para hindi din tayo mauli ang katulad niya. No? Medyo nalito na. Kung saan, kasi biglang hinarangan dati na pwedeng dumiretso dyan. Liko na naman. Yun lang, may sumunod lang tayo kung nasaan tayong munisipyo, hindi naman siguro masama ang sumunod. Para hindi ka rin naman mahuli. Matikin ngayon, pag nakita mong naliligaw ka, huwag maya magtanong. Hindi naman mga estabero, mga tao dito, mga enforcer, talagang tutulungan kanya. Kaya pasikot-sikot ako sa lugar na yan. Paano guys? Tara, samahan nyo ako. Ikot-ikotin natin tong lugar nila. Pero, kung may nalilibang din, pag mga ganito palang, ano, gantong daanan, syempre, nakikita mo yung ganda ng lugar ng isang lalo na nasa parting bayan nila. Diba? Kasi usually, doon lang taga ako nadaan pag napapadaan ako dito. Ngayon, napaikot ako kung saan-saan. Pero, syempre, nagkakaroon ka ng memory or familiarize sa lugar. Na pag dumiretso doon, ang labas din mo sa kabilang dulo, pag dumiretso dito, yun ang ginawa ko. Kaya kung saan-saan ako tumugos siya, pero in-expect ko, isa rin nalabasan ko doon sa pinakadaanan talaga yan, oh, gaya yan. Dito rin ako dumaan, pero yan, medyo lito na naman kasi nga may lilikuan naman pala ako dyan. Hindi ito yung usual pala, hindi pala ito yung usual na dadaanan. Although napaikot-ikot na, pero isa lang naman din nalabasan yan, Aguinaldo Highway din. Basta marunong ka lang tumingin sa dadaanan mo. Oh yan, ito yung dadaanan, usual na dadaanan, main road, yan. Palabas niyan, papunta na doon sa silang main road. Dire-diretso na yan. So, siguro hindi ko na makikita dito. Hindi na natin matatakal kasi nga
medyo mababa na rin yung ginagawa natin. At least nakikita nyo kung ano yung meron dito sa Silang proper. Halos naikot ko na rin itong bayan nila, lalo na doon sa munisipi nila na pagkaganda-ganda, pang world class talaga ang dating. So, paano man guys, hanggang dito na lang po ang aking video, no? Sa mga hindi pa nakakapag-follow sa akin, follow po kayo para masubaybayan nyo yung mga video na tiyatakan natin dito sa bayan ng Cavite. So, paano guys, bye-bye, hanggang dito lang po, ha? Thank you po sa inyo lahat. Goodbye!